It should be clear to all of us that the season of Advent is a season of preparation. It is a season of expectation. If you are to prepare, if you are to expect somebody coming, what should be our most important quality? And John the Baptist gives us the most important virtue for somebody who wants to prepare for the coming of the Lord. Ano po yung katangian na yon na kailangan natin, lalo na ngayong panahon ng Disyembre, paghahanda sa Pasko? Ang katangian pong yon ay humility. In fact, the Christmas spirit cannot dwell in a proud heart. Maaaring mag-Christmas party, maaaring mag-exchange gifts, maaaring may Christmas decoration, but there will certainly be no Christmas for a person who is proud. Because pride and Christmas are like oil and water, they cannot mix. So ano po ang tanda ng humility na kailangan natin ngayong Pasko? Ang una ay truth. Ang pagsasabi ng totoo ay pamumuhay sa kababaang loob. Sapagkat tandaan natin, yung magnanakaw, yung sinungaling, at yung mayabang ay magkakamag-anak. Sapagkat ang sinungaling at ang mayabang ay palaging magnanakaw na rin. Kung hindi magnanakaw ng pera, ay magnanakaw ng karangalan ng Diyos. So be careful, because if you say, I told lies, white lies, or I was just protecting myself, it is a lie. And a lie has no color to excuse you. It is a lie. And people who lie, people who imbibe the lifestyle of liars, are also proud people. They pretend. Unang-una, katotohanan. Ang pangalawa na dapat nating tandaan sa panahon ng Adviento at Pasko ay hindi lamang yung katotohanan, kundi pagpapasalamat. Gratitude. Thanksgiving. The opposite of gratitude is protest. The opposite of gratitude is constantly complaining. The opposite of gratitude is jealousy and envy. The opposite of gratitude is you think that you will lack. If we know that we are so privileged beyond our worthiness, if we know that we are so blessed beyond what we deserve, ano pang gagawin mo kundi mag-thank you? At yung pagkilala na ang lahat ay biyaya, yung pagkilala na ang lahat ay grasya ng Diyos, ay tanda rin ng kababaang loob. That is why John the Baptist saying, I am not the Messiah, was the truthful man. But John the Baptist also saying, be prepared for the coming of the Lord, because He is near. Let us get excited. We do not deserve Him. And yet He is coming to save us. The coming of the Lord is exciting. Ang panahon po ng Disyembre ay hindi panahon ng Kwaresma. Subalit ang panahon ng Disyembre at ang lalo na ang Pasko ay hindi natin maipagdidiwang nang hindi nagkukumpisal. Dito po sa Dagupan, sa Miyerkules, December 13, simula alas 4 ng hapon, marami pong paring darating. Pumunta na rin po kayo at magkumpisal. Marami pong paring darating na hindi kayo kilala, kaya huwag na kayong mahiya at matakot. Huwag na kayo magpalit ng boses.
Huwag na kayo magtakip ng mukha sapagkat hindi naman talaga kailangang makilala pa. Ang kailangan lamang ay sabihin nating nagsisisi po ako at nagpapakababang loob because I want the Lord to come to my life. December 13, alas 4, Tusawa. Dito po kayo, ikumpisa ng kasalanan at ihanda ang ating kaluluwa sa Pasko. Una ay truth. Pangalawa ay gratitude. Ang pangatlo ay mystery. Yung pagkilala mo na napakaliit ko at napakalaki ng misteryo. Yung pagkilala mo na napakaliit ko at napakalaki ng biyaya ng Diyos. It is that sense of mystery. Mamaya, tatanggap po tayo ng komunyon. Napakaliit na ostya, nakasyang-kasya sa ating bibig. Subalit tandaan natin, kahit napakaliit na ostya, mas maliit pa tayo kaysa dun sa ostya. We are too small to compare to the greatness, to the immensity of the value of the body of Christ. Our bodies are too small. Our minds and hearts are too small to receive the body of the Lord. That is why utmost reverence, deep reverence, unique reverence, highest reverence, dapat nating ibigay sa ostya, sapagkat ang ostya ay katawan ng Diyos. At kahit ang buong sanlibutan ay hindi maaring pumantay sa kahalagahan ng isang ostya. Humility. There is no Christmas, there will be no preparation, there will be no happy conclusion for the pride and the arrogant. This December, let us promise, as a gift to the Christ child, I will always be honest, even if others are lying. This December, I will always be grateful, even if I receive nothing, because I have already received everything in Jesus Christ, and I don't have to receive more. This December, let us recognize our littleness and the greatness of God, because we are all unworthy to receive the greatness of our great God into our souls. My dear brothers and sisters, there is no Christmas for the proud. The Christmas message, the Christmas spirit, can only be fully understood by the humble.